Diyan muna kayo sandali. Pupunta muna ako dun sa pinagbabawal daw ng lugar. Totoo ang sinasabi namin, mahal na prinsesa. Katunayan nga po, malulupit ang mga engkanto dyan. Ang hirap sa inyo eh. Mapagpaniwala kayo. Huwag ka lalapit dyan. Huwag ka lalapit! Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng to. Kayo talaga oh. Sige nga, subukan natin. Kung totoo yung sinasabi niyo. Naku, mahal na prinsesa, wag. Baka kung mapano kayo. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Huwag mo sipain yan! Sige nga, subukan natin kung totoo malupit ang engkanto. Huwag! Huwag! Napaka walang yamot na babae ka. Matitipan mo ngayon ang lupit ni Buruka. Dahil sa iyong kapalaluan, ikaw, Prinsesa Luining, ay aking pinarurusahan sa pamamagitan ng isang sumpa. Natataglayin mo habang ikaw ay nabubuhay. Mula ngayon, ikaw ay magiging isang ibon at mananatili kang ibon hanggang hindi ka nakakatagpo ng isang lalaki na magmamahal sa'yo ng tunay. Pero malas ka pa rin. Dahil sa tingin ko, wala nang ganyang lalaki ngayon. Pwedeng gawin sa atin yan. Binastos tayo. Bastusin mo! Hindi ba ginawang ginawa yun sa isang lalaki? Abante, babae yun. Babae ba yun? Hoy, hindi kayo nararapat sa lugar na ito. Kahit bago lang, mabuti pa yung makikilalas na kayo. Hindi ganun kadali na magpalis ng isang tao na may misyon. Nagsasaya lang kami rito habang inaantay ang inyong torneo. Marangal na labanan ang inihahanda sa torneo at kinakailangan lahat ng kasali ay mayroong dugong maharlika. In English, you must be a member of the royal blood. Eh kayo yata, member kayo ng high blood eh. Ang talas sa dila mo, prinsipe. Ewan ko kung ganyan din katalas ang iyong espada.
Sa himig yata ng iyong pananalita ay nag-aamong ka, Ginoo. Hmm? Ang bilis mo yata ang masakyan, ang ibig namin sabihin. Mga kapatid! Isa para sa lahat! Lahat para sa isa! Amigo! Katapusan mo na ngayon! Dahil akong pinakamagaling sa espada! Ganun, ha? Ano? Magaling ka? Ha? Handa mo na lalapin na mong senyor! Pagkat katapusan mo na! Ha? O ano? Di ba bulot? Hindi! Bakit? Nahiwa ka? Hindi! Sige na! Kunin mo na yung pagkain natin! Opo, boss! Ah, dito? Driver ng catering namin yun eh. Masideline pa! Lahi pa lang mga takbuhin ng mga yun eh. Mga buwisita lang yun eh. Nawalan tuloy tayo ng mga babae. Ibalik kuya. Bisitahin na lang natin si Clarita. Eh, sige. Ano? Tara. Oy, oy, oy. Siya puta? Kay Clarita. Kami lang. Hindi ka kasama. Pero... Akala ko ba isa para sa lahat, lahat para sa isa? Bakit ako nag-iisa? Clarita, mukhang malalim ang iniisip mo. Halika rito, makipagsaya ka sa amin. Dito na lang ako, Annabelle. Huwag mo masyado isipin yun. Mahal ka nun. Tama na nga ka dyan. Eh, paano ba naman akong mamahalin nun? Eh, wala pong may nagtatapat sa akin. Oh, Clarita, aking sinta. Nangkain tulad mo isang mabangong sampagita. Nangahalimuyak mo yung namumut. Sa ikabutura ng aking pusong matagal nang matapat na nagmamahal sa'yo. Tulad mo'y isang bituing nagniningning na nagbibigay liwanag sa kalangitan ng aking pusong matagal nang umiibig sa'yo. Baka nakakalimutan nyo, Prinsipe Atras, Prinsipe Urong Sulong, na ang puso ay hindi natuturuan. Ito'y kusang tumitibok kapag may pag-ibig. Ang ibig mong sabihin, aking Klaring, hindi pa natibok ang iyong puso. Tumitibok ang puso ko para mabuhay ako. Yan ang hirap sa'yo, kuya. Eh, lagi ka na sigit, hindi tuloy malaman ni Clarita kung sino sasagutin sa atin. O, hindi ako. O, umasok ka na naman. O, pag-ibig na makapangyarihan. Pag nasok sa puso ni Inuman, hahamakin lahat. Mabusohan ko kayo lamang. Ano? Hindi, ang ibig ko sabihin, pag naliligo kayo, madalas ko kayong masilipan. Si Prinsipe Abante naman, masyadong mapagbiro. Aba, hindi ako nagbibiro. Ikaw? Balboni! Ipagpaumanhin ninyo, mga mahal na prinsipe. Meron lang akong kakausapin. Huwag kayong magagalit sa akin. Kayo naman, di na kayo mabiro eh. Pero talagang balbong ka. Magandang gabi, mahal na Prinsipe Abante. Kung iyong mamarapatin ay pabayaan niyo akong aliwin ko kayo ngayong gabi. Ang aliw ay dumarating! Ang mga buwisit lumalapit! O,
Clarita, ang hubod ng... Bakit? Bakit? Tara dito. Mga kababayan, ipagbubunyi natin ang dakilang araw na ito bilang parangal sa ating kahariang tinutorotot. Tulad ng ating nakagawian, magkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng paligsahan na lalahukan ng mga piling manlalaban buhat pa sa kaharian ng piksang dapa at ng mga prinsipe ng ating kaharian na nagkataong aking mga anak na sina Prinsipe Urong Sulong. Prinsipe Atras. At Prinsipe Abante. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, formal kong ipinahayag na bukas na ang torneo. Umpisa na ang torneo! Ang paluan ng 20 kilong bakal! Ng mga tayuhan. Kinakailangang makabullseye ng tatlong sunod-sunod si Prinsipe Abante para manalo ng ating kaharian. Ikaw na, mahal kong anak, Prinsipe Abante. Kuya,
paano tayong mananalo? Eh, yung kapatid natin ang huling titira, kinakalawang pa. Milagro na lang, para manalo kayo. Sumakay ka pa, albo! Anong isa-isa? Sabay-sabay! Pagmasdan mong mabuti ito, tatlong palaso sa isang puto, manood ka. Manood ka! Pagiging kampyon ni Prinsipe Abante sa torneo, lalo na sa larangan na palakasan, isang natatanging alay ang ibibigay ng ating mahal na hari. Sige, magsaya ka, abusadong hari. Dahil ngayon ang araw ng aking paghihiganti. Alinsunod sa patakaran ng ating kaharian, ang sino mang makapagbibigay dangal sa trono ay pagkakalooban ng gantimpala. Ngayon ang pagkabayaran ng ginawa mong pang-aapi sa aking ina.
matitikman mo ngayon ang pagsik ng paghihiganti ni Bruca. Dahil sa ginawa mo, naging miserable ang aming buhay. Mangyaring lumapit dito ang mahal kong anak na Prinsipe Abante. Kailangan danasin mo rin ang hirap na dinanas ng aking ina. Amang Hari, apir! Mahal kong anak na Prinsipe Abante, ikinagagal akong ipagkalaob sa iyo ang kwintas na ito bilang tanda at pagkilala sa kahalagahan ng iyong ginawa at sa iyong kagitingan. Maraming salamat, Amang Hari. Amang Hari! Amang Hari! Amang Hari! Amang Hari! Tado, ba't mo sinasad ka ng mahal-ari? Pusir ka, no? Hindi po, mahal na prinsipe. Huh? Masela ng kalagayan ng mahal-ari. Hindi ko kaya. Kailangan tumawag tayo ng mga manggagamot na manggagaling pa sa iba't ibang kaharian. Kung ganon, Duke, i-pocket bell lahat ang manggagamot at papuntahin dito. Mahal na prinsipe, wala silang pocket bell. Easy call ang gamit nila. Kay pocket bell, kay easy call, basta tawagan silang lahat. Masusunod, mahal na prinsipe. Eto, mga gwardya, dalhin sa rehabilitation center to. Ipinakikilala ang manggagamot mula sa kaharian ng hepatitis na walang iba kundi si Dr. Sibago, na puro bago ang mga gamit sa panggagamot! Ha! 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 Obladi! Oblada! Obladi! Ha! La 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 la! Ho! Anong ginagawa mo sa mahal na ari? Eh, tinambakan mo maraming daon yung mukha eh! Shhh! Huwag kayong maingay! Akala ko ba puro bago at moderno lahat ang gamit mo sa paggagamot? Yan nga mga dahon na galing pa sa ibang bansa. Anong galing sa ibang bansa? Eh puro gulay itinapal mo sa manghari eh. Kulang na lang dyan, bagoong pakbit na yan eh. Mabisa ang gamot kong yan. Kapag natapalan ko na ang buong katawan ng hari, sinisiguro ko sa inyo, nagagaling siya sa loob ng 20 taon. Hira pala ulo mo eh, gwardya! Ikulong nyo sa Bartolina, na 20 taon! Oh, no! Oh, yes! Papasukin ang susunod na manggagamot! Narito na ang manggagamot na nagmula pa sa kaharian ng Almoranas, na walang iba kundi si Dr. Athlete's Foot! Walang kukontra. Papagalingin ko ang mahal na hari. Nasasalibo siya ng masamang espiritu. Hahanapin ko sa kanyang katawan. Andito! Andito! Umalik ka! Ay! Dito! Umalik ka! Papatayin kita! Ako ang kumukontra! Eh, bakit papatayin yung mahal na ari? Ah, bakit mo sinasakal? Ha? Hindi kumontra eh! Pero yung mga kumukontra! Wadya! 200 taon sa Bartolina at huwag pakakainin! Ay, hindi kumontra! Isang babaeng manggagamot na nagmula pa sa kaharian ng menopause na walang iba kundi si Doktora S.T.
Hindi naman sa tinatawaran ko ang iyong kakayahan, Doktora. Pero ano naman ang masasabi mong karanasan tungkol sa iyong paggagamot? Sa tingin ko, ay hindi na mahalaga yon. Ang importante ay narito ko para tulungan ang inyong mahal na hari. Alam kong marami nang sumubok na gumamot sa kanya. Pero lahat sila ay nabigo. Masela ng karamdaman ng hari. At iisa lang ang paraan at panlunas para gumaling ang kanyang sakit. Ang awit ng Ibong Adarna. Ano yun? Awit ng Ibong Adarna? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Doktora Esti. At lalo namang hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Kung ayaw makinig, aalis na lang ako. Sadali lang. Saan naman matatagpuan ang sinasabi niyong Ibong Adarna? Sa bundok, sa Damkusing. Pero kailangan ay isang lalaking may dugong maharlika ang makahuli sa kanya para magkaroon ng bisa ang awit ng Ibong Adarna. Duke, mga kapatid ko, andito na ang ibong umaawit. Saan naroon? Ayan o. Anong ibon na sinasabi mo? Eh, babae itong dala mo eh. Eh, umaawit din yan eh. Yan sila Paloma. Ang kalapating mababa ang lipad. O di ba ibon din ang kalapate? Oo, ano? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Eh, taga beer house yan eh. Yun talagang ibong umaawit. Yung ibong Adarna. Ay, mali. Akala ko kasi yung the birds that flies below the belt eh. Miss, sorry ah. Hindi pala ikaw yung kailangan namin. Eh, bakit niyo ako kinuha sa club? Sayang naman yung ka-table ko doon. Diyan na nga kayo. Ibong Adarna? Bukas na bukas din. Lalakad ako upang hanapin ang ibon niya. Sama ako, kuya. Arreglado. Sasama rin ako. Maiwan ka rito. Maiwan ako. Sa aming pagbabalik, isa sa amin ang magiging hari. At pinangangako ko sa iyong ikaw ang magiging reyna. Huwag muna kayo magbilang ng sisiw hanggat hindi pa nababasag ang itlog. Eh, wala namang mga itlog yan, mga kapatid kong yan eh. Magtigil ka! Ikaw naman, Clarita. Hindi sisiw ang aming huhulihin kung hindi ibon. Ibong Adarna na siyang magiging susi sa nakapinig mong puso. Mabuti alam ninyo, hindi na mabubuksan yan. Hindi sinasabi yan kung hindi ginagawa. Yan nga ang dapat namin gawin. Paalam, Clarita. Hanggang sa aming pagbabalik. I wish you all the luck in this world, brothers. Take care always. God bless you. Lovingly yours, Principe Abante. Kuya, baka nakalimutan mo ang bili sa atin ng ating mahal na manghari. Ang sino mang makakauli ng Ibong Adarna, ang siyang magmamana ng kanyang korona. Kapag ako nakahuli ng ibon, ako magiging hari ng karyang tinuturoto. Ayos yun, mahal kong kapatid. Pero kung ikaw na ang hari, baka naman makalimutan mo yung pwesto ko sa rentas internas, ha? At huwag mong kalilimutan ang porsyento ko. At kapag ikaw naman nakahuli sa ibon, ibigay mo sa akin ang aduana. Walang problema yun. Ah, basta, huwag mo rin kakalimutan ang porsyento ko, ha? Ang importante sa lahat ay tayong dalawang makahuli sa Ibong Adarna. Dahil kapag kayong hayop nating kapatid na si Principe Abante ang nakakuha, wala na tayong delay siya. Alam mo naman yun, baloktot na diretso rin yun. Dito sa misyon natin ito, wala na siyang papel. Hindi na siya sagabal sa atin dalawa. Kuya, tomgo na ako eh. Bogchi na tayo. Anong bogchi? Kakain.
Oo nga, no. Gutom na rin ako eh. Mga amang, pwede bang humingi ng konting pagkain? Nagugutom lang ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Maaari ba? Wala akong sobra. Ubus na. Sa amin lang, kulang pa ito eh. Tsaka malayo pa hon, lalakbay namin. Eh kung kami naman ang maubusan, eh mahalaga ang lakad namin eh. Kahit kapiraso lang mga amang, nagugutom lang ako para na nilipawa. Hoy, tanda! Huwag kang masyadong makulit! Sinabi nga ubus na eh! Sige, alis na! Sige na, alis na! Napakulupit niyo. Kuya, ang puso mo. Alam mo lang yung matanda eh. Pambirang matanda ito. Magpapalimot lang. Dito pa napili sa bundok. Ilan pa kaya ang makasalubong natin ganyan dito? Ang malas naman natin. Tila malalim ang iniisip ng mahal kong prinsipe. May maitutulong ba ang aba ninyong lingkod? Sabihin ninyo at handa ako sa lahat ng oras. Salamat, ministro. Pero walang ibang makakatulong sa akin kundi ako. Kinakailangan maging lalaki ako sa ganitong mga pagkakataon. Kinakailangan gumaling ang mahal na amang hari. Dahil kung hindi, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili, mahal na prinsipe. Nagkataon lang yon. Natatakot ako. Bukas na ang alis ko. Kagubatan ang aking tatahakin. At tiyak, maraming panganib akong haharapin. Hindi ko alam kung paano ko ito lalabanan. Natatakot akong lumaban. Sige! Lumaban ka! Sagot kita sa Diyos! At pag namatay ka, hintayin mo ako sa langit! Susunod ako at ipagtatanggol kita! Mas masarap tumahi kaysa kausap ka! Sana ikaw ang magkapalad na makahuli ng ibong umaawit, mahal na prinsipe, at nang sa ganun ay ikaw ang magmamana ng trono. Hindi importante sa akin ang trono. Ang mahalaga sa akin ay gumaling kaagad ang aking mahal na amang hari sa lalong madaling panahon. In English, the quick brown fox jump over the lazy dog. Patnubayan ka sana sa iyong paglalakbay, mahal na prinsipe. Huwag kang mag-alala, Clarita. Sisikatan pa rin ako ng araw. Tagal dito ka? Opo. Saan ka, gwardiya? Tamaraw. Ang hirap naman itong hinahanap natin. Ibon! Umaawit! Sa palagay mo kaya, mahal kong kapatid eh, matagpuan natin yung ibon na yun dito? Bakit hindi? Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan hanapin natin para maging hari tayo. Bagay. O siya. Tama na yung kwentuhan natin. Matulog na tayo para makapag-ipon ng panibagong lakas. Sige. Kuya, sweet dreams, ha? Yes, my brother. Kapin! Ang init-init eh! Ba't naman kita yayakapin? Ano ako, si Lais? Ay, mamuloko mo naman ako eh! Ba't naman kita lulukuhin? Eh, sino makakap sa akin? Sino makakap sa akin? Malay ko siyo! Ha? Ha? Ah!
bang araw ngayon? Martes. PBA. Ay, wala si paring Jago. Mailipat na. Ah, palibhasa lalaki. Yan. Ano pa? Di ba yun ang kinakailangan? Pansin sila para nakailangan, tumawag ka. Pero, ay, wala na si Rene Requiestas. Huwag na nga. Teka, ang producer nga pala ng Palibhasa Lalaki at ng pelikulang ito ay iisa si Meme Muntiberde. Panonorin ko na lang. Baka magalit eh. Magandang gabi, amang. Lola! Anong ginagawa ninyo sa ganitong oras ng gabi? Naligaw ako, amang eh. Maaari bang makahingi ng konting pagkain? Kahapon pa ako hindi kumakain eh. Magkakaulsir kayo niyang ginagawa ninyo yan. At saka hindi bawal ang kumain. Ito ho, oh. Maraming salamat, amang, sa iyong kagandahan doon. Teka muna, ibibigay ko na lang sa inyo lahat ang mga dilata. Bata pa naman ako eh. Mas higit inyong kailangan ang mga yan kesa sa akin. Napakabuti mo, anak. Diyos na bahalang gumanti sa iyo. Ba, bakit Diyos ang pagagantihin ninyo? Kayo na nga ang pinakain ko eh. Gagantihan niyo pa ako? Nang, lintik lang ang walang ganti. In English, only God damn it has no revenge. In short, no return, no exchange. Okay, Grandma, kumain na kayo. Sige, kumain na kayo. And enjoy your last supper. Hallelujah. Si Principe Abante. Oh, kamusta kayo mga batang Boy Scout? Hindi yung mabuti. Bakit? Eh, kulang ho kami sa pagkain eh. Baka meron ho kayo dyan. Hindi problema yan. Alam nyo naman, dating Boy Scout din ako. Laging handa! Eto, ang sweet and juicy hot dog. Manamis-namis! Malamang-malaman! Uy, teka. Commercial yun ah. Meme, paano naman kami? Sweet and juicy talaga. At malinamnam. Paborito ko yan. Ako rin. Thank you ho, Principe Abante. Hindi rin kayo mga sip-sip, no? O sige, malayo pa lalakbayin ko. Happy eating and may the Lord be with you. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Magandang araw po. Eh, maaari ho bang makapagtanong? Eh, naliligaw kasi ko eh. Ano yun? Eh, saan ba yung daan patungong bundok sa Damkusing? Tama yung landas na tinatahak mo, binata. Nakikita mo ba bundok na yun? Yun ang bundok, Iraki. Pagkatawin mo noon, ang bundok, Kuwait. At ang kasunod noon, ang bundok sa Damkusing. Pero iwasan mong lugar na yun. Bakit ho? Dahil yan ang sinasakop namin. Ah. Teka, parang namumukhaan ko kayo ah.
Boy Negro? Jopling! Hindi rin ah. Eh, sino ba kayo? Ako, si Father Balueg. Yeah! Father Balueg? Sige ho, alis na ako. Ingat ho kayo. Ingat sila sa inyo. Sino kayo? Bakit labas sa mga pusod nyo? Huwag ka na magtanong pa! Doon ka sa amin, Ray, na magpaliwanag! Sige, lakad! Okay yun ah, sarap ah! Pwede isa pa? Mahal na, Reyna! Nahuli po namin ang taong ito sa loob ng restricted area na nasasakupan natin. Sige! Ikapos din yan! Mga kapatid ko, anong ginagawa niyan dyan? Nakita mo na nakatali, tanong ka pa ng tanong! Ilang araw na nga kami dito eh. Hindi kami pinakakain. Gutom na nga kami. Mahal na Reyna, pakawalan nyo kami. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo ah. Eh anong malay ko? Eh sa pagbumukha lang ng dalawang yan, hindi na dapat pagkatiwalaan. Maniwala ho kayo sa amin, mga prinsipe kami. Totoo yun. Mga prinsipe kayo? Ang pagkakaalam ko sa mga prinsipe ay mga gwapo. Pero hindi bale. Malalaman ko rin ang katotohanan. Anong ibig niyo sabihin? Marami na naligaw dito na nagsasabing mabubuti silang mga tao. Pero hindi sila nakapasa sa pagsusubok. Yan din ang pagagawa ko sa inyo. Kailan niyo binabalak gawin ang pagsubok? In English, when will you give the final exam? Ngayon din. Simulan na ang pagsubok. Kuya, ikaw na mauna. Ba't ako? Dapat to si Abante dahil siya ang bunso. Kayo kuya ko eh, di susundin ko kayo. Dito sa kagubatan, ako ang masusunod. Ikaw ang mauna. Hindi ko kaya. Ayaw. Ikaw! Hindi ko rin kaya. Ikaw na lang ang natitira. Kailangan matawid mga mabagang yan. Dahil yan na lang ang pag-asa ninyong mabuhay. Pag nabigo ka, pupugutan namin kayo ng ulo. Ba't kasama tayo? Salamat kayo sa bunso ninyong kapatid. Makalalaya na kayo. Salamat to! Salamat! Abante, anong ginawa mo? Okay. Oh. Naglagay ako ng swelas. Ano, bakli? Tara! Magandang araw sa'yo, Binibini. Ah, nauuho kami. Pwede ba makinong? Ah, oho. Sandali lang ho, ah.
Maganda? Oo. Kulay porcelana. Hehe. Giniginawa ko. Ako rin. Itiwan niyo ako! Ano ba? Wag! Itiwan niyo ako! Itiwan niyo ako! Parang awa niyo na! Mga may itim ang budhi! Hindi ko akalain. Mga prinsipe pa naman kayo. Nagawa niya sa isang babaeng walang kalaban-laban. Alalahanin ninyo na isang babae ay larawan ng ating ina. Isang ina na dapat igalang! Abante! Huwag ka magkailam dito kung ayaw masaktan! Hoy, Abante! Diskarte namin to, ha? Baka nakakalimutan mong mga kuya mo kami! Mga kuya ko nga kayo. Pero kung masama naman ang gagawin ninyo, ay hindi ko papayagan. Huwag kang mag-alala, Bini-Bini. Hindi kita pababayaan. Maraming salamat. Kahit ka pala walang bumper sa bibig, maganda naman ang puso mo. Magandang puso, ha? Puso, ha? Sige! Lumaban ka! Kahit na anong gawin niyo sa akin, hindi ako lalaban. Dahil nakakatanda kayong kapatid ko. Pero inuulit ko, kahit na anong gawin niyo sa akin, hindi ako lalaban dahil ginagalang ko kayo. At yan ay labag sa kagandahang asal. Hindi niyo magagalaw ang babaeng yan hanggat nabubuhay ako. Kaya mabuti pang patayin niyo ko! Ha? Gusto mong patayin ka namin, ha? Atas! Nawawala yung babae! Harapin mo! Bakit ako? Tayong dalawa! Na! Bullshit! Tara! Tandaan mo! Nasaan ka, Bini-Bini? Where are you, pretty woman? Sakit nun na. Wala niya kayo. Naririto ako, buting binata. Maraming salamat uli. Ah, walang anuman yun. Ako nga pala si Prinsipe Abante. Pasensya ka na sa mga kapatid ko, ha? Ako nga pala si Luningning. Mga kapatid mo ba yun? Ang laki naman ng kaiba ng ugali sa'yo. Tsaka, anong ginagawa niya dito sa gitna ng kagubatan? Naku, mahalaga ang lakad namin. Hinahanap namin yung ibong Adarna na siyang lunas sa karamdaman ng aking amang hari. Ibong Adarna? Alam mo ba ang lihim ng ibong Adarna? Bakit? May alam ka ba tungkol sa lihim ng ibong Adarna? Mapanganib ang ibong yon. Ang sino mo makarinig ng awit ng ibong Adarna ay makakatulog. At pag naman iputan ka, ay magiging bato ka agad. May babalik ka lamang sa dati mong anyo kung mapatakan ka ng dugo. Pero, alam ko naman kaya malabanan ng antok eh. Sa pamamagitan ng paghiwasa yung balat at pipigaan mo ng kalamansi. Maraming salamat, Luningning. Nasaan na kaya yung mga kapatid ko? Umalis na sila. Ha? Umalis na? Iniwan na naman ako? They left my heart in San Francisco, Del Monte, Quezon City, Metro Manila Incorporated? Pras! Oh, ano? Pras! Pwede ba? Ano? Pagod na ako eh. Magpahinga naman tayo. Ikaw itong tao, puro ka. Wala ka sinabi kung pahinga, pahinga! Alalaanin mo itong ginagawa natin para sa mga hari natin. Alam ko at isipin mo rin, may kasabihan tayo. Kapag may hirap, may ginawa. Puro kakalukuan. Kaya lang, pwede ba? Nasa iyo nang hirap. Sa akin ang ginawa. Ikaw talaga taranta. Ikaw? Maranda ako sa'yo. Ay na, puro kakalukuan. Atras, sandali lang. Narinig ba yung narinig ko? Parang ibong kumakanta.
Hindi kaya yun ang ibong Adarna? Baka nga. Tara, punta natin. Teka muna. Tayo na! Doon. Doon ang gagalik. Ayun. Huli ka! Wala ka pa ba? Hindi. Ah, at sa wakas, nahuli ko na ibong Adarna. Magiging halina ko. Ba't ikaw? Dalawa tayo nakahuli niya na. Ano? Dalawa tayo. Eh, nahuli ko kanina sa puno. Ako kumuha. Bakit? Sasabihin mo kasama sarili mo. Pambihira ka talaga. Hindi ka pa rin nakakasiguro dyan, oy. Ano? Ba't kinakailangan pakantayin mo yan para makasiguro kang yan nga ang ibong Adarna? Oh, narinig mo kumanta kanina sa puno. Ano ba? Nakakasiguro ka ba dyan? Pakantayin mo. Kanta! Oh, tinatakot mo. Paano kakanta? Sa mukha mo lang eh. Handa na ibong Adarna. Ayaw. Ayaw kumanta? Kanta na! Oh! Papatukan kanta. Kanta na! Narinig mo kumakanta na. I'm just a lonely girl, lonely and blue. I'm all alone with somebody new. La 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 la. Nakita mo? Narinig mo? Kumakanta? Sago! Ano ba? Hindi naman yan kumakanta eh. Huh? Parang dito eh. Eh dito lang gagaling eh. Eh paano kakanta yan? Nakasarang tukha niya no? Hindi yan ang ibong Adarna. Parang dito. Kuya! Kuya! Kitain mo ako! I'm just a lonely girl, lonely and blue. I'm all alone with somebody new. La 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 with somebody new. La 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 la. Ah! Binata, pwede bang magtanong? Naligaw lang kasi kami. Oo. Saan banda ang patungong Bethlehem? Bethlehem? Teka, namumukhaan ko kayo ah. Melchor? Gaspar? Baltasar? Nakikita niyo ba yung bituin na yon? Sundan niyo yan at yan ang inyong magiging gabay patungong Bethlehem. Salamat, Binata. Eh, sandali. Eh, bakit kayo naglalakad? Asan yung camel niyo? Naplatan kami. Iniwanan namin sa desierto para ipabulkanize. Sige ho, Merry Christmas na lang. Happy New Year! Lukas, narating na rin natin ang bundok sa Dam Kuching. Pero may problema pa rin tayo. Ikaw itong taong hindi na naubusan ng problema. Ano ba yun? Eh, paano naman natin matatagpuan dito yung sinasabi nilang ibong Adarna ng umaawit? Eh, tingnan mo nga, laki-laki nito. Kuya, padali yan. Pagkagat ng dilim, kakanta yung ibong Adarna. Susundan natin kung saan siya kumakanta. At uhuli natin. Oo nga, no? Bilib ako sa'yo eh. May utak ka rin pala eh. Hey, ikaw kasi walang isip eh. Oh, sige. Ayan, pahinga muna tayo. Sige. Pahinga ka niyan. Babantayan na lang kita. Ha? Bakit? Mahirap na. Relax ka na lang dyan.
Atras, nakakasiguro ka bang ligtas tayo sa lugar na ito? Huwag ka mag-alala. Konting oras nilang inihintay natin. Ako bahala sa'yo. Kuya, tahimik na tahimik ka. Oo nga. Tsaka parang biglang lumamig. Giniginaw tuloy ako. May kumakanta! Yung ibong gadana kumakanta! Halika, ulihin natin! Ikaw na lang, inaantok ako eh. Inaantok na rin ako eh. Ito ah. Naku, kawawa naman yung mga kapatid ko. Ang sasama na nga na itsura ng mukha ay naging bato pa. Pero teka, tama ang sabi ni Luningning. Kung dito sila naging bato, sa Makatuwid, dito dumadapo ang ibong Adarna. At dito ko siya ngayon aabangan. Bright boy, no? Bright boy, capital B-E-T-B ko. Bright boy. Pero teka, ang sabi ni Luningning, kapag umaawit na ang ibong Adarna, kinakailangang labanan ko ang antok. And I'm ready for that. Dida? Pero hindi eh. Ibong Adarna ito eh. Naantok ako. Naantok ako. Para akong high. Wow, pare. Peace, man. Peace. Pero hindi. Kinakailangan labanan ko. Nawala ang antok ko. Pero masakit! Aray ko! Hindi. Ano antok ko? Okay na, kailangan labanan ko ang antok. Aray ko. Kalamansin! Kalamansin! Pero teka, bakit ako magtitiis? Makakatulog ako sa kanta niya. Bakit hindi? Siya naman ang kantaan ko. Para naman makatulog siya. Mga kababayan ko! Para sabihin ko sa inyo! Kayo manggi ang kulay ko! Ako ay Pilipino! Mga kababayan ko! Yeah! Nakatulog! Patay ka ngayon sa akin! Pero teka, kinakailangang ibalik ko muna ito sa dati nilang anyo. Teka. Papatakan ko sila ng sarili kong dugo. Huh?
Abate. Kanina ka ba dyan? Ano nangyari sa amin? Eh, naiputang kayo ng ibong kaya naging bato kayo. Pero hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, napatulog ko na ang ibong Adarna. Ba? Teka ba, kulihin na natin! Kukunin na namin! Baka mahirapan ka pa eh. I sleep the bird. Therefore, the bird is mine. Teka, saan mo ilalagay? Wala ka na mga hula! Kahit na anong hanapin ninyo, andito sa bag ko. Sandali mga kapatid. Hindi ako makakapayag! Nahuli niyo ng ibong Adarna. Naibalik ko pa sa dilaan niyo ang iyong mga kapatid! Kaya ikaw, Prinsipe Abante, ang tatanggap na aking lupit! Hindi niyo pwede uwi ang ibong Adarna! Harangin ko sila. Bilisan nyo! Nang makabalik agad tayo sa palasyo at nang gumaling agad ang ating mahal na amang hari! Wala ka bang napupuna? Ano yun? Ang bunso nating kapatid ang siyang nakakuha ng ibon. Ang ibig sabihin, siya na ang magiging hari. Hindi po pwede mangyari yun. Gagawa tayo ng paraan para makuha natin ang ibon, ha? Bago dumating ng palasyo. Paano nga yung sinasabi mong paraan? Eh, halos kapit to ko yung hawak niya sa ibon. Huwag kang mag-alala ron. Tsak na makakalingat din yan. Tol, alalahanin mo yung rentas internas tsaka yung aduana. Masasayang pagka nagkataon. Baka nga magkatotoo ang kasabihan. Kwarta na, naging bato pa. Yan nga ba sinasabi ko? Tara, tara, tara! Kuya, ayos na ba yung mga bitag mo? Oo! At para ibalita ko sa'yo, tatlong ginawa ko para sumablay man siya doon sa dalawa. Doon sa huli, yari siya! Good, ha? Oh, siya ba din? Tumarating. Oh, mga mahal kong kapatid, tayo na! Kinakailangan makabalik tayo sa palasyo! Ikaw na mauna! Dito ka dumaan, oh! Oh! Sabay-sabay na tayo! Ikaw na mauna! Alam mo, kapatid, oh, ikaw may dala ng ibon eh! Baka, gusto mo, ako na magdala nito, ako na mauna! Ako na! Ano, bakli? Saan ako dadaan? Dito, diretsuhin mo lang to, oh! Dito lang! Oh, dito lang! Mo lang yan! Sundin na kayo, ha! Ikaw ang busog kapatid eh, kailangan ikaw mauna! Oh! Ayan, malapit na siya. Malapit na, malapit na. Sige pa, lakad pa, lakad. Lakad pa! Ha? Ba't nagaganon? Ba't wala nangyari? Tarantado ka pala eh. Bakit akong tatanungin mo? Eh, ikaw ang gumawa ng patibong. Eh, doon ko lang nilagay eh. Talaga. Halika. Tignan natin. Kahit kailan, hindi ka maasahan. Dito ko lang nilagay eh. Ba't nagkaganon? Mga mahal kong kapatid, anong ginagawa niyo dyan? Ano pa ini-enjoy mo? Ibaba mo na kami! Dali mo! Bumaba kami! Papate! Oo, oo. Kayo naman mga kapatid ko, mag-iingat kayo para hindi kayo nadidisgrasya. Kagubatan itong tinatahak natin eh. Pasensya ka na kapatid ko. Mabuti pa kaya ikaw na mauna para migiya kami. Sandaan? Basta diretsuhin mo lang yan oh. Dito, diretso. Sa kaliwa ng camera. Hindi. Ayan, pumunta kayo direk. Kuha yan oh. Oh, sige, na. Basta diretsuhin mo lang yan. Yan, sigurado na yan. Wala nang palpak yan. Ano? Bilisan niyo naman! Hirap na ako magtago na itong peking ibon eh. Oh, bakit? Ba't wala naman nangyari? Eh, bakit akong tatalong muna? Ikaw lahat ang may gawa niyan eh. Ikaw? Puro kapalpang ka.
Tayo na, tingnan natin. Sabay tayo, ha? Palpak ang ginawa ang patibong! Ah! Tumigil ka! Ikot talaga na kanya! Oh! Ang taksyo! Anong ginagawa niyo dyan? Bilisan niyo naman, nagja-jacuzzi pa kayo eh! Tarantado ka! Nagtatanong ka pa! Tulungan mo kami! Dito sa pangatlong bitag na ito, ay sisiguruhin ko na hindi na siya makakaligtas. Sa langit na siya, dadamputin. Abante. Abante, mahal kong kapatid. Yuhu! Abante. Yeah! Tagumpay! Tagumpay sa wakas, nagtagumpay rin ako. Atras, tagumpay tayo. Kuya? Ano na kapag ito? Di ba tawag mo ko? Yay! Di siya niya! Walang niya ka! Umanda ka! Papatayin kita! Wala! Lagot! Lagot! Ayan! Lagot! Lagot! Palo ang bata! Lagot ang bata! Hala! Palo! Palo sa kuya! Putinder ang maganda, bakit mo po kinuha ang bakya kong susuotin? Putinder ang maganda. Prinsipe Abante, kailangan dumaan ka sa isang pagsubok. Masarap. Utinder ang maganda, bakit mo po kinuha ang bakya kong susuotin? Utinder ang maganda. Diyan! Tumayo tayo ulit. Halika sa tabi ko.
Minamagic mo ako! Totoo nga! Babalik ako! Kuya, tingnan mo yung kapatid natin. Nagtututik, wala namang ipin. At siya lang may ganang kumain. Makatulog na nga. Paano ngayon yan? Siya nakakuha nung ibong Adarna. Malapit na tayo sa palasyo, ah. Oh. Ikaw lahat ang may kasalanan niya, eh. Lahat ang ginawa mo, pati bong palpak. May naisip ako magandang paraan. Kuya, tama na yung pag-iisip mo. Ako naman ang mag-iisip ngayon. Siguradong walang palpak. Kami ang tanging gusto. Sila ba o ako? Oh baby, sino bang pipiliin sa inyo? Siya ba o kami? Oh baby, puso ko'y nalilito sa inyo. Sila ba o ako? Oh baby, ang iibigin itong puso mo. Siya ba? Oh baby, di na ipapatalo sa'yo. Oh ano? Hey girl, in your eyes, di ba't kitang-kitang love mo ako? Tayo! Hey girl, in your smile, di ba't mas kami ang tanging gusto? Sila ba o ako? Oh baby, sino bang pipiliin sa'yo? Siya ba? Kami! Oh baby, puso ko'y nalilito sa inyo. Ang kailangan ay pagbibigayan, galit at away ay iwasan. Tayo'y magbati, huwag magtampuhan, tayo ay magmahalan. Ang kailangan ko'y lalaki mayroong puso, lalo sa pagsuyo. Ang kailangan ko'y tunay sa pagsinta, mapait
Bante! Nye. Nye. Ba't kuya? Mahal naming amang hari. Narito na, Ibong Adarna. Tiyak na, gagaling na kayo ngayon. Kuya, pakantayin na natin. Oh, tara, pakantayin natin. Sigurado gagaling na ang ating amang hari. Sige, kanta na. Tumantak na. Sige na, kanta ka na. Kanta na. Para gumaling ang amang hari namin. Ibong Adarna. Oh. Hindi ka namin pinagsisir ko. Pinakakanta ka namin. Pambira. Bawa ka naman sa amin. Para gumaling ang mga hari namin. Umanta ka na. Hindi na kailangan yan. Mga kawal, arestuhin yung dalawang yan. Ano ibig sabihin nito? Huwag na kayong magtanong pa. Dalhin sila sa dungeon. Eh? Ano? Yeah. Nasaan ako? Anong nangyari sa akin? Natagpuan kitang walang malay. Kaya, dinala ko kayo rito. Naalala ko na. Ang mga kapatid ko, ang Ibong Adarna. Kinakailangan makabalik ka agad ako sa palasyo. Huwag muna. Magpahinga muna kayo. Total, nag-iisa lang naman ako rito eh. Marami tayong magagawa. Bini-bini. Huwag mo kong tuksuin. O tukso, layuan mo ako! Kinakailangan makabalik ako sa palasyo. In English, I'll be home for Christmas. Kaya bini-bini, kinalulungkot ko. Better luck next time. Nakakawalang gana ka naman. Diyan ka na nga. Pasensya ka na, bini-bini. Woman hater kasi ko eh. Sige na. Bakit ba sa akin napunta itong role na ito? Sayang yun ah. Sayang. Capital ST. Sayang. Nakakapanibago? Masyadong tahimik? Bakit kaya? Ah, alam ko na. Siguro nasa silid sila ng mahal na hari at hinihintay ang kanyang pagaling. Anong ibig sabihin nito, Duke de Bigote? Nalingat lang kami sandali, meron ang nangyari. In English, there is a military take over the candlestick. In short, kayo ay nagkudita! Hindi mo ba nakikita? Ako na ang nakaupo sa trono. Sa madaling salita, ako na ang hari! Siyang tunay, mahal na prinsipe. At dito kami kumampi. Tidok, hindi bigote. Mga wala kayong utang na loob! Sinamantala ninyo ang kainan ng aking amang mahal na hari. Kayo ay mga duwag! Duwag! Capital D-O-G! Duwag! You are all coward! In the darkness of the deep blue sea! Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin, Abante. Duwag na kung duwag. Pero dapat mong sanayin ang sarili mo. Ang duwag na ito ay siya na may kapangyarihan sa kahariyang ito. Guni-guni mo lang yan, Duke. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko papayagan ang kaibangang ito. Dahil sa ginawa mo.
Bilang na ang oras mo. Hindi kita titirhan ng buhay! Ililibing kita sa apoy ng lupang hinirang! Mga kababayan, tumayo tayo at awitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ay? Masyado kang madaldal, Labante. Bakit hindi mo gawin ang sinasabi mo? Nang masubukan kung hanggang saan ang tapang mo? Ang tapang ko'y walang hangganan. Samantalang ang tapang mo ay tapang lamang ng abog! Abog! Capital A-I-P! Abog! Ibali na. Ang kapalit naman ay kapangyarihan. Kaginhawaan. At higit sa lahat. Kayamanan. Kinakailangang mawala ang lahi mo, Duke de Bigote. Nang hindi ka pamarisan, maitim pala ang buto mo. Kaya hindi ka pwedeng gawing bulalo! Marami ka pang salita! Mga kawal! Galing ko, no? Ha? Ay? Di ba tanay buwis ka? Ayali ka, lumapit ka. I-favor mo yung mukha mo sa camera nang makita ka. Happy birthday! Abante! Mabuti't dumating ka, Abante! Si Duki lahat ang may kagaguman nito! Talagan mo muna kami! Nasaan ang ibong Adarna? Bakit hindi pa gumagaling ang amang hari? Eh, saka na natin pag-usapan yan. Importante, magagawin natin ang trono dito kay Duke. Amanghari. Mahal kong amanghari, huwag kayong mag-alala. Pinapangako namin ibabalik namin sa inyo ang trono. Pag nakikita kong pagmumukha ninyong magkakapatid, lalong bumibigat ang karamdaman ko. Ama! Mga kawal! Ano? Ulul! Babalik kami, Amang Hari! Principe Abante, sasama kami sa inyo. Teka, kilala ko kayong tatlo ah. Baby Ama, Narutong Puti, Asyong Salonga. Eh, sino siya? Si Noble. Ah. Paala na gobyerno sa kanila. Thank you.
Ano oras kayong dalawa? Dito ka! Kuya! 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 Bagsak! 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 Huwag ka lang tumawag ng kawal! Ubus na sila! Tidur ka sari! Di pa'y sinisilang ang tatalo sa akin sa espada. 1,007 ka sa aking magiging biktima. Mana sini hilang, ha? Tarantado! Ano? Sabi ko, Duke! Ang dumi talaga ng isip mo kasi dumi ng hangarin ninyong makuha ang kaharian. Kaya kayo nagkudita! Kudita? Ano ba pinagsasabi mo, Prinsipe Abante? Nagmamangmaangan ka pa? Talaga pang bihirang lalaki ka, Prinsipe Abante. Ginawa ko ng lahat para sirain ang iyong angkan. Pati si Duke, kinasangkapan ko pa. Pero ako'y nabigo! Maswerte ka pa rin, Duke. At ipiniliwanag ni Buruka ang mga pangyayari.
Absuelto na kayo. Ayon sa lihim ng Ibong Adarna, kung sino man ang makakuha nito, ay siya lamang makakapagpakanta. Sino ba talaga nakakuha sa inyo? Ang totoo ho niyan eh, si Prinsipe Abante. Siya nga ho talaga. Kung ganun, Prinsipe Abante, paawitin mo na ang Ibong Adarna. Ibong Adarna, kinakailangang gumaling na ang amang hari. Kung maaari sana kumanta ka na. Let's take it from the key of C. Maestro? Ako ay ibon na, iba ang awit. Ang awit ko ay luna sa hari. Ako lamang ang makakaalis sa hepabi na taglay na halimay. Himala! Lumalakas na kayo, mahal hari! Anong himala ito? Nawalan lahat ng sakit ng katawan ko. Nagbalik ang dati kong lakas. Huwag kayong magtaka. Ako si Prinsesa Luningning. At ako rin ang Ibong Adarna. Ano? Ikaw ang Ibong Adarna? Naku, kung alam ko lang. Ilang gabi tayo magkasama? Magpasalamat tayo kay Prinsipe Abante. Nang dahil sa kanya, pati sumpa ako na alis. Nakapasa siya sa tatlong pagsubok. Pagsubok? Alam ko na, ikaw yung matandang babae na binigyan ko ng pagkain. At ikaw din yung babaeng tumutukso sa akin sa taberna. Ako nga. Kung ganon, si Prinsipe Abante na ang susunod na hari. Duke, ipatawag lahat ng taong bayan. Meron akong ibabalitang maganda para sa kanila. Mga kababayan ko, iniimbita ko kayo lahat sa nalalapit na mag-isang dibdib ng aking anak, si Prinsipe Abante at Prinsesa Luningning. Mabuhay si Prinsipe Abante! Mabuhay! Mabuhay si Prinsesa Luningning! Mabuhay! Pagbibigayan, galit at away ay iwasan. Tayo'y magbatid, huwag magtampuhan. Tayo ay magmahalan. Ang kailangan ko'y lalaki, mayroong puso. Di nagbobola, lalo sa pagsuyo. Ang kailangan ko'y tunay sa pagsinta. Mapaing sexy at naiiba pa. Tayo na't huwag nang mag-away pa. Magmahalan.
Bigaya na yan ang nararapat nating gawin. Huwag nang mag-away, huwag nang mag-away. Tayo na huwag nang mag-away pa. Mag-away.